Magandang araw po sa ating mga minamahal na magulang at mga mag-aaral. Welcome po sa Parents and Learners Orientation about DRRM. Ano nga ba ang ibig sabihin ng DRRM? Ang DRRM ay acronym mula sa salitang Disaster, Risk, Reduction, and Management. D ay para sa disaster. Sa risk. Ang kahulugan nito ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay nahaharap sa panganib o peligro. R, para sa reduction. Ang kahulugan nito ay aksyon ng pagbawas. M, ay para sa management. Ang kahulugan nito ay pamamahala o pagkontrol ng mga bagay o tao. Nangangahulugan na ang DRRM ay kaagapay natin upang mamahala at makontrol na mabawasan ang mga peligro na dulot ng mga kalamidad o sakuna. Handa ka na ba? Kung handa ka na, tara! Simulan na natin. Sa ating panahon ngayon, kung saan ang ating mundo ay nakakalanas ng pandemyang dulot ng COVID-19, hindi pa rin mawawala ang pangamba at takot ng bawat isa sa atin para sa ating kaligtasan. Ngunit, paano na nga lang kung sa kabila ng pandemyang ito ay maaaring makaranas din tayo ng iba't ibang kalamidad katulad ng indol, bagyo, pagbaha, pagbubo ng lupa, sunog, o di kaya'y pagputok ng bulkan. Handa ba tayo? Alam ba natin ang mga dapat nating gawin? Alam ba natin ang ating mga ihahanda? Huwag kayong mag-alala. Sa videong ito, ay inyong malalaman ang mga dapat nating gawin upang tayo ay maging handa kung sakaling dumating ang mga kalamidad o sakuna. Lindol. Ang lindol o earthquake ay pagganig ng lupa dahil sa pagguho o pagbilas ng mga bato sa ilalim o sa ibabaw ng lupa. Meron itong dalawang uri, ang tectonic earthquake at ang volcanic earthquake. Ang tectonic earthquake ay sanhi ng paggalaw ng crust plates o ang pinakaibabaw na bahagi ng lupa. Ang volcanic earthquake naman ay nagmumula sa hindi pangkaraniwang volcanic activity gaya ng pagputok ng bulkan. Hindi tulad sa bagyo, hindi na mo-monitor kung saan at kung kailan mangyayari ang lindol. Ngunit, may mga hazard map na magsisilbing gabay upang malaman kung saan ang mga lugar na maaaring makaranas ng mga matitinding pagyanik kung sakaling magkaroon ng lindol. Ano nga ba ang mga dapat gawin bago ang lindol? Una, magplano. Magplano ng mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng lindol. Dapat ding pag-usapan ng pamilya kung saan sila magkikita-kita kung sakaling magkalindol. Ikalawa, magsiyasat. Alamin at tingnan sa loob ng iyong bahay ang mga bagay na maaaring bumagsak at ilagay ito sa mas mababang pwesto. Ikatlo, maghanda ng first aid kits at crew bags. Ihanda ang mga kagamitan na dapat na nakalagay sa iyong first aid kit o go bags. Ang mga kagamitan ito ay maaaring gamitin kung sakaling ikaw ay ma-stranded dulot ng lindol. Ika-apat, turn off. Alamin ang main switch ng kuryente at kung nasaan ang gas.
alamin din kung paano ito patayin o isara. At ikalima, maging alerto. Ugaliing makinig at manood ng mga balita ukol sa mga paparating na sakuna. Mga dapat gawin habang may lindol. Una, kumalma. Manatiling kalmado at iwasan ang magpanik kapag lumilindol. Ikalawa, drop, cover, and hold on. Isagawa ang drop, cover, and hold on. Kumalma at maghanap ng matataguan. Magtago sa ilalim ng isang matibay na mesa. Takpan ang ulo at humawak sa mesang pinagtataguan. Kung walang makitang matibay na pagtataguan, ay takpan pa rin ang ulo. Importante na hindi matamaan ang ating mga ulo ng mga bumabagsak na bagay. Ikatlo, maging alerto. Hindi natatapos sa isang beses na pagyanig lamang ang lindol. Maaaring pagkatapos ng isa ay magkaroon pa ng mga pagyanig o yung tinatawag nating aftershocks. Ito naman ang mga dapat isagawa pagkatapos ng lindol. Una, suriin ang sarili. Suriin ang sarili kung ikaw ay may mga natamong sugat sa katawan upang malapatan ka agad ng pangunang lunas. Ikalawa, suriin ang paligid. Kadalasan, pagkatapos ng lindol ay maaaring magkasunog. Kaya tingnan kung may naiwan ang niluluto sa kusina. Kung may makitang maliit na apoy, ay agad itong patayin at mag-ingat sa mga nasirang kawad ng kuryente. Ikatlo, siguraduhin may suot na sapit sa paa. Ito ay upang maiwasan nating makatapak ng mga bubong mula sa mga babasaging bagay. Ikaapat, takpan ang bibig. Ito ay upang maiwasang makalanghap ng usok at kemikal na masama sa kalusugan. Ikalima, umiwas sa mga gusali. Ito ay upang hindi tayo mapagsakan ng mga bagay katulad ng bato, semento o tubo na mula sa mga gusali. At ika-anim, makinig sa radyo. Makinig sa radyo upang malaman ang iba pang impormasyon at posibleng aftershocks. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sunog? Ang sunog ay isang pangyayari dulot ng mabilis at hindi mapigilang pagkalat ng apoy na maaaring dulot ng sirang kable ng kuryente, mga kasangkapang naiwang nakasaksak, naiwang kandila nakasindi, kalan at iba pang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Narito naman ang mga dapat gawin bago ang sunog. Una, magplano. Magplano ng mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng sunog. Gumawa ng mga plano ng pagtakas o evacuation plan. Ikalawa,
pagsasanay sa plano ng pagtakas. Magkaroon ng pagsasanay sa ginawang plano 2 beses sa 1 taon. Mga dapat tandaan habang may sunog. Una, kapag nasa loob ng gusali, mall o opisina, alamin kung saan ang fire exit. Ikalawa, gumamit ng fire extinguisher upang patayin ang maliit na sunog. Huwag gumamit ng tubig kung ang sunog ay dulot ng kuryente o kemikal. Ikatlo, pass, pull, aim, squeeze, sweep. Alamin ang tamang paraan ng paggamit ng fire extinguisher upang magamit na pamatay sunog. Tandaan ang pass, pull, aim, squeeze, at sweep. Ika-apat, kung masyadong nang malaki ang sunog ay umalis na sa lugar. Kung may usok, manatiling kasing baba ng sahig habang hinahanap ang daan palabas. Kumuha ng kapirasong tela o tuwalya, basain kung posible at itakip sa bibig para makahinga kahit may usok. At ikalima, stop, drop, roll. Kung nasusunog ang iyong gamit ay huwag tumakbo. Gawin ang stop, drop, and roll. Huminto, tumapa, at gumulo. Narito naman ang mga dapat tandaan pagkatapos ng sunog. Una, huwag pasukin ang lugar ng sunog hanggat hindi sinasabi ng bombero na ligtas gawin ito. Ikalawa, maging mapagmasid sa anumang pinsala na dulot ng sunog. Ang napinsalang bubong at sahig ay maaaring gumuho. Ikatlo, dapat tiyakin ang bombero na ligtas ng gamitin o kaya'y na-disconnecta na ang mga utility katulad ng kuryente, tubig, at gas bago sila umalis. Huwag ikonekta ang mga kagamitan ng mag-isa. Kaapat, huwag kainin, inumin o langhapin ang anumang bagay na sunog o nalantad malapit sa sunog, usok at tubig na ginamit sa pagpatay ng apoy dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa iyong kalusugan. At ikalima, subuking hanapin ang mga mahahalagang dokumento. Iwasan ang sunog. Una, huwag basta iwan ang kalan habang nagluluto. Huwag paglaruin ang mga bata malapit sa kalan. Ikalawa, ipaunawa sa bata na hindi daruan ang posporo at lighter. Itago ang mga posporo at lighter kung saan hindi ito abot ng bata. Ikatlo, huwag mag-overload sa mga extension cord. Huwag lagyan ng basahan ang ilalim nito. Palitan ang anumang cord na may sira. Gumamit ng tamang sukat ng fuse sa fuse box. Ika-apat, huwag iwanang nagsaksak ang plancha. Kung may usok o kaibang amoy ang appliance, tanggalin ito sa saksakan at ipukumpuni. Ika-lima, huwag manigarigyo sa kama. Siguruhin wala ng baga ang upos ng sigarilyo bago ito itapon sa basurahan. Ika-anim, huwag aalisin o papalitan ang baterya sa smoke alarm detector. Palagi ang subukan kung gumagana ito at tiyakin laging napapalitan ang baterya nito. Magandang araw mga bata at mga magulang. Narito isang video na makatutulong sa inyo upang maghihanda tayo sa panahonong sakuna tulad ng lindol. Ito ay mga paalala hatid sa inyo ng kagawaran ng edukasyon sa ngayon ng Bulacan.
pala. Pinatutunan ako sa family to partners na hindi lang pala dapat sa nagkakaroon ng paghahanda regarding to the big one. Ganun din dapat din meron tayong ginagawang paghahanda sa bahay. Hindi the big one! Ayun yung lingal na may pagyanig sa lupa, kaya kailangan may ginagawa tayong paghahanda. Ah, yun pala yun! Sige, ano ba yan? Hindi natin alam kung kailan darating ang isang sakuna, kung kaya't kailangan lagi tayong handa anuman ang mangyari. At magsisimula ito sa ating sariling tahanan. Ano-ano ba ang kailangan paghahanda na dapat gawin kung sakaling dumating ang the big one? Una sa lahat, building failure and not earthquake per se is what causes death. Even an earthquake-resistant building are not safe during an earthquake. We must pay attention to the things inside the building or in our house from falling or toppling of non-structural elements that can cause harm, injuries, even death. Halimbawa, iwasan natin magpatong ng anumang mabibigat na bagay sa estante o cabinet na maaaring mahulog at magdulot ng peligro kung magkaroon ng pagyanik dulot ng lindol. Tignan din natin ang structural integrity ng ating bahay. Meron ba itong mga bitak sa pundasyon o haligi? Mas mainam mapasuri ito sa mga eksperto, maging ang ating electrical outlet. Kinakailangan din nating magkaroon ng first aid kit or survival kit at go bag na ating dadalhin during evacuation. At kailangan magkaroon tayo ng kaalaman sa basic first aid upang makapagbigay ng paunang lunas sa ating pamilya o kanino man na nangangailangan. Kailangan din malaman kung saan ang designated evacuation area ng ating barangay at mga mahalagang emergency contact number na ating matatawagan kung kinakailangan natin ng immediate assistance gaya ng PNP, BFP, at MDRRFO. Importante din sa isang pamilya na magkaroon na napagkasunduan tagpuan kung sakaling mahiwalay sa isa't isa. Kinakailangan din natin malaman ang early warning system ng ating barangay lalo na sa malalapit sa dalampasigan, mga flood-prone area o sa landslide-prone area upang agad makalikas kung kinakailangan. Higit sa lahat, huwag magpanik at alamin ang tamang pagsasagawa ng earthquake drill tulad ng drop, cover, and hold. Isa isip, isa puso. Tandaan, maging laging handa upang sakuna ay maiwasan. Naihanda niyo na ba ang inyong go bag? Tara, alamin natin at isa-isahin ang laman ng aking go bag. Tubig, flashlight, alcohol, wallet na may lamang pera, routine, ball pens, multi-tools, charger, power bank. At meron ako ditong listahan ng contact numbers na po pwede natin tawagan in case of emergency. Face mask, mga ID, first aid kit, personal hygiene kit na may lamang toothbrush, deodorant, sabon, shampoo, at toothpaste. Lubid, kandila at posporo, mga dilata, biskuit at candies, damit, shorts, jacket, tuwalya at mga underwear. At narito rin ang mga mahalagang dokumento na nakalagay sa plastic para hindi ito mabasa. Notebook at ang aming family picture. Yan ang laman ng aking bubag. Sana ay handa na rin ang inyong bubag para handa tayo sa anumang sakuna.
sakaling maramdaman ang pagyanig, agad isagawa ang drop, cover, and hold. Sakaling tumigil na ang pagyanig, agad na magtungo sa isang ligtas na lugar at suriin ang bawat isa kung may natamong pinsala o sugat sa katawan. Suriin din ang mga haligi at pader ng tahanan para sa ating kaligtasan. Ang tubig sa mga lugar sa lungsod. Mga dapat gawin bago ang bagyo at baha. Una, itapon ng maayos ang mga basura upang hindi magbara sa mga kanal at espejo. Ikalawa, gumawa ng evacuation plan sa inyong lugar, bahay, eskwelahan, opisina at barangay. Dapat matukoy sa evacuation plan ang pinakamalapit at ligtas na bakanteng lote na maaaring puntahan mula sa gusali. Tanungin mabuti ng pamilya kung paano, saan at kailan dapat makipagkita sa pamilya. Ikatlo, maging alerto at tumutok sa pinakahuling balita tungkol sa lagay ng panahon. At ikaapat, laging maghanda ng first aid kits at go bags. Mga dapat gawin habang bumabagyo at bumabaha. Una, manatili sa loob ng bahay. Huwag maupo malapit sa bintana. Kung malakas ang bagyo, lumipat sa pinakamaliit na kwarto sa inyong bahay at huwag lalampas sa hanay ng mga bintana. Ikalawa, patayin ang main switch ng kuryente para maiwasan ang electric shock at short circuit. Ikatlo, makinig sa mga balita mula sa lokal na otoridad kung kailan ligtas-lisanin ang inyong bahay.
kung wala pang balita mula sa radyo, manatili muna sa loob ng bahay hanggang lumipas ang bagyo. Ika-apat, kung kailangan lumikas ay lumikas sa daan ng pinakaligtas na ruta, sumunod sa mga patakaran ng evacuation center. At ika-lima, kung kailangan dumaan at lumusong sa baha, mag-ingat sa bukas na manho, kanal o iba pang panganib. Mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo at baha. Una, bago buksan ang main switch ng kuryente, siguruhin walang saksakan o kable na posibleng magdulot ng electric shock. Ikalawa, lutuin mabuti ang pagkain bago kainin. Kung iinom ng tubig gripo, siguruhin na pakuluan ito ng mabuti sa loob ng 2 minuto o higit pa upang maiwasan ang sakit. Posibleng kontaminado ng baha ang tubig. Ikatlo, pumunta sa pinakamalapit na health center o ospital kung may sugat o kung hindi mabuti ang pakiramdam. Ikaapat, kung aalis sa bahay, ipaalam kung saan pupunta at kung maayos ang lagay. At ikalima, ipaalam agad sa otoridad kapag nakakita ng mga bumagsak na poste at nasirang mga kable ng kuryente ng mga binahang lugar. Pagguho ng lupa o landslide. Maaaring maraming bato, lupa na humuhugos sa nakahiligid na bahagi ng lupa. Nabubuo ito sa tuwing malakas ang pag-ulan at ang bilis na maiipon ng tubig sa lupa at nagiging isang tumadalo na ilog ng putik o slurry. Maaaring dumalo ito ng mabilis, nakagugulat at walang babala na kasing bigis pa ng avalanche o pagguho ng snow. Maaaring itong dumalay ng ilang milya mula sa pinanggalingan at lumalaki ang sukat habang humuhugot ng mga puno, malalaking bato, kotse at iba pang bagay. Mga dapat gawin bago gumuho ang lupa. Una, gumawa at pag-usapan ang mga planong pangkomunikasyon ng pamilya. Ikalawa, maghanda ng emergency or survival kit. Ikatlo, maging pamilyar sa uri ng lupa na nakapaligid sa iyo. Ikaapat, alamin kung may naganap ng pagguho sa inyong lugar dahil posibleng maulit ito. Ikalima, magtanim ng mga halaman na tumatakip sa lupa at magtayo ng mga retaining wall upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Mga dapat gawin habang gumuguho ang lupa. Una, lumikas agad kung may babala ng pagguho ng lupa o mud flow. Ikalawa, humayo mula sa daanan ng gumuguhong lupa, magtago sa likod ng matibay na puno o malaking bato. Ikatlo, lumabas sa gusali sa sandaling may maramdamang dumadagundong na tunog o pagyanig ng lupa galing sa dumadaloy na tubig dahil posibleng mud flow ang paparating. At ikaapat, tumakbo paakyat sa dalisdis, huwag pababa. Mga dapat gawin pagkatapos ng pagguho ng lupa. Una, tagubilinan ang mga otoridad na siyasating mabuti ang napinsalang gusali at kagamitan bago okupahang muli ang pasilidad. Ikalawa,
tingnan ng may pag-iingat kung may sino mang nasaktan o naipit sa lugar ng pagguho. Ikatlo, lumayo mula sa lugar ng pagguho. Maaring masundan pa ito. Ikaapat, makinig sa radyo o telebisyon para sa pinakabagong impormasyon sa emergency. At ikalima, humingi ng tulong sa geotechnical expert para mataya ang mga panganib ng pagguho ng lupa o sa pagdisenyo ng mga pamamaraan upang mabawasan ang pagguho ng lupa. Bulkan ay isang bundok na may bukana na paibaba sa isang imbaka ng puno na bato sa ilalim ng balat ng lupa. Hindi tulad ng ibang bundok, may tinutulak pa itaas mula sa ibaba ang mga bulkan o mga singawan kung saan tumatakas ang mga tunaw na bato paakyat sa balat ng lupa. Kapag naging napakalakas ng presyon mula sa gas sa loob ng mga tunaw na bato, may pagsabog na nagaganap. Ang mga pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasanggulat. Maaaring magkaroon ng pagdaloy ng lava, napipit-pit na anyong lupa, nakalalaso na gas, at lumilipad na bato at abo na kung minsan ay umaabot ng daan-daang milya pababa ng ihihip ng hangin. Mga dapat gawin bago pumutok ang bulkan. Una, ihanda ang survival kit o emergency go bag. Ikalawa, bago mag-evacuate, siguraduhin na isara ang mga bintana at pintuan ng iyong bahay. Ikatlo, ugaliing manood ng balita upang ma-update sa mga nangyayari. Ikaapat, ihanda ang mga kagamitan bago lumikas sa evacuation center. Mga dapat gawin habang pumuputok ang bulkan. Una, takpan ang bibig ng gas mask o basang panyo. Ikalawa, kung sakaling umulan habang pumuputok ang bulkan, iwasang lumapit o lumabas ng bahay o ng evacuation center. Ikatlo, kung inabot sa labas ng pagputok ng bulkan, umuwi ka agad o pumunta sa pinakamalapit na ligtas na lugar. At ikaapat, iwasang dumaan sa mga itog o sapa dahil maaari itong daluyan ng dahan, buhangin, bato at tubig. Mga dapat gawin pagkatapos pumutok ng bulkan. Una, linisin natin ang ating mga tahanan na nakatakip ang ilong at bibig upang hindi malanghap ang abo. Siguraduhin mahalis o malinisan ang mga naipong abo sa bubong, alulod, pinto at bintana. Matapos maalis ang mga ito, saka ito hugasan ng tubig. Ikalawa, tanggalin ang mga abo sa paso bago diligan ang tanim. At ikatlo, huwag tapon ang abo sa daluyan ng tubig o kanal upang hindi ito magbara.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!